Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may ilang mga nadiskubre ang mga divers sa ilalim ng ating karagatan na talaga namang gumulat sa buong mundo? Kaya mula sa mga parte ng rockets na milyon-milyon ang halaga hanggang sa napakagandang lugar sa ilalim ng dagat na may malagim na kasaysayan, ay pag-usapan natin ang 10 nadiskubre ng mga divers na talaga namang gumulat sa mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin! Number 10, parte ng rocket. Hindi na bago sa atin ang kaalaman na ang mga parte ng mga rocket na pinapadala natin sa kalawakan ay gumastos ng napakalalaking halaga para lamang mabuo sila, kung kaya't madaming mga tao ang nanghihinayang matapos nilang malaman na ang ilan sa mga mamahaling parte na ito ay bumabagsak at lumulubog lamang sa ilalim ng ating karagatan. Dahil sa nakakapanghinayang na mga mamahaling parte na ito, ay napagdesisyonan ni Jeff Bezos na subukang hanapin ang mga parte ng rockets na nalaglag sa karagatan upang maibalik ang mga ito sa NASA, kung kaya't nang madiskubre niya ang makina ng Saturn V ay talaga namang nagulat ang buong daigdig. Dahil kahit na lumubog sa lalim na 14,000 talampakan ng parte, ay nagawa pa din itong hanapin at kunin ng mga staff ni Jeff Bezos. Dalawang makina ng Saturn V, kung saan ang isa dito ay nananatiling nasa poder ng NASA, habang ang isa ay binigay nila sa museo sa Washington DC sa bansang Amerika upang ipakita ito sa publiko. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming, kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, kasaliksik! Number 9, paraan ng paglalandi ng mga pufferfish. Alam mo ba na mayroong kakaibang paraan ng mga pufferfish kung paano sila maglandi at mangakit ng kanilang magiging kasintahan? Ang paraan na ito ay ang paggawa ng malalaking pufferfish ng crop circle sa buhangin ng ilalim ng karagatan na sinasabing magiging dahilan para lapitan sila ng mga babaeng pufferfish. Makikita na sobrang nag-e-effort ang mga lalaking pufferfish upang maging pantay-pantay ang bilog na ito upang mas magustuhan sila ng mga babaeng isda. Ang pufferfish crop circle ay unang nadiskubre noong 1995 sa bansang Japan, kung saan sobra itong gumulat at nagbigay lito sa madaming mga eksperto dahil hindi nila matukoy kung saan ito nagmula hanggang taong 2011, kung saan nila nalaman na ang paglalandi lang pala ng mga pufferfish ang pinagmulan ng mga ito. Number 8, higanting dikya. Sigurado kung hindi mamaitatanggi na ang paglusong ang isa sa pinakamainam na paraan para makita natin ang ganda ng ating karagatan, kung saan ito ang magiging dahilan para mapagmasdan natin ang kagandahan sa ilalim ng tubig at madiskubre ang mga bagay na hindi pa natin natutuklasan, kagaya na lamang ng pagkatuklas ng isang diver sa dambuhalang dikya na ito sa karagatan ng syudad ng Falmouth sa bansang England. Ang dambuhalang dikya ay isang barrel jellyfish na talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto, dahil ang dikya na nadiskubre ay kayang umabot sa timbang na 35 kilo, kung saan ayon sa ibang mga veteranong manlulusong ay ito ang pinakamalaking dikya na kanilang nakita. Kaya't hindi nakatakataka kung gaano na lamang nakakagulat ang diskubring ito. Number 7, mga bungo ng tao. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng mas madami pang bangkay ng mga tao ang nakalibing sa ating karagatan kaysa sa lupa? Ito ay dahil sa madami sa mga lumang syudad o lugar sa ating planeta ay lumubog na kasama ang mga tao na naninirahan dito, kung kaya't hindi nakatakataka kung madaming mga labi ng tao ang matuklasan sa ilalim ng dagat. Kagaya na lamang ng nadiskubring bungo sa Yucatan Peninsula matapos itong sisiri ng mga divers. Sadyang nagulat ng mga eksperto matapos nilang pag-aralan ang mga bungong nadiskubre, dulot na sinasabi na posibleng nanggaling pa sila 10,000 taon na ang nakararaan, kung saan maaaring mga bangkay ito ng mga sinaunang Mayan na naninirahan sa Yucatan Peninsula noong sinaunang panahon. Number 6, lumubog na barko. Hindi nakatakataka para sa atin ang posibilidad na makadiskubre ng mga lumubog na barko sa ilalim ng ating karagatan. Ngunit sigurado akong kakaunti lamang sa mga barkong ito ang makatatalo sa MS Zenobia pagdating sa pagandahan, kung kaya talagang popular ito sa mga manlulusong. Ang MS Zenobia ay lumubog taong 1980 na mabuti na lamang at walang kahit na sino ang namatay mula sa insidente.
Kahit na din nakakalungkot ang paglubog ng dambuhalang barko na ito, ay nakakatuwang isipin ng lumubog na MS Zenobia ay kasalukuyang ginagawang tirahan ng napakadaming mga isda na nagiging dahilan para madaming mga taong lumusong sa karagatan ng syudad ng Larnaca sa bansang Cyprus kung saan ito matatagpuan. Number 5, minahan sa ilalim ng dagat. Kahit na may mga nadiskubring bungo sa Yucatan Peninsula, ay kilala pa din ang lugar na ito sa kanyang angking kagandahan kung kaya't madaming mga divers ang bumibisita dito taon-taon upang makita at magalugad ang nakatago nitong ganda. Pero ano ba noong 2017 ay may nadiskubre ang mga lumusong sa lugar na talaga namang gumulat sa mundo? Ito ay ang pagkatuklas nila sa sinaunang minahan kung saan nakita pa nila ang mga kagamitan ng mga minero noong unang panahon na gawa sa mga bato. Ang minahan ay pinagmula ng mga orc na ginagamit sa pagbuo ng mga mapa at sinasabing ang minahan na ito ay lagpas 11,000 taon nang nakatayo kung kaya't ito ang tinaguri ang pinakamatandang minahan ng orc sa bansang Amerika. Number 4, Gintong Barya. Ang pagkatuklas ng mga gintong yaman sa ilalim ng karagatan ang isa sa pinakapopular na mahalagang bagay na posibleng matagpuan sa ilalim ng dagat kung kaya't ang pagdiskubre ng mga divers na ito sa mga gintong barya sa ilalim ng karagatan ng bansang Israel noong 2015 ay talaga namang kinainggitan ng marami. Dulot na ang 2,000 gintong barya na kanilang nahukay ay sinasabing kayang umabot ang halaga sa halos 3 bilyong dolyar. Sinasabi din na ang mga ito ay nagmula pa noong 10th century kung kaya't hindi lamang sila tinuturing na yaman dahil sa kanilang mataas na halaga kundi dahil din sa kanilang mayamang kasaysayan. Number 3, Dambuhalang or Fish. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang mga oarfish na kadalasang naninirahan sa malalim na parte ng ating karagatan ay namataan lamang malapit sa dalampasigan? Ang pangyayaring ito ay naganap sa bansang Mexico kung saan talagang naging dahilan nito para magulat ang madaming mga tao. Dulot na hindi lamang iisang napakahabang oarfish ang kanilang nakitang lumalangoy kundi dalawa. Dahil ang mga oarfish ay isang isda na madalang lamang makita ng mga tao at dulot na madali mo lamang silang mapagkakamalang dambuhalang ahas ay hindi nakatakataka kung ang lahat ng nakakita sa isdang ito ay sobrang nagulat at agad na humingi ng tulong sa mga otoridad. Number 2, nawawalang syudad ng Atlantis. Tila ba naging syudad ng Atlantis ang sinaunang syudad ng Xicheng sa bansang China kung saan matatagpuan ito sa ilalim ng karagatan matapos itong bahain taong 1959 kung saan agad itong nakalimutan ng mga tao hanggang madiskubre itong muli noong 2001. Ang syudad ng Xicheng o kilala sa tawag na Lion City ay matatagpuan sa ilalim ng lawa ng Qiandao kung saan kahit na 63 taon nang nakalubog ang syudad ay tila ba bago pa din ito kung kaya't hindi nakatakataka kung napakadaming mga divers ang bumibisita dito kada taon para makita ang kagandahan nito. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ng larawan na ito kung saan makikita ang isang dambuhalang isda sa ilalim ng ating karagatan. Ang isdang nakunan sa larawan ay isang grouper fish, ngunit ang talagang gumulat sa mga divers ay ang nakamamangha at nakakatakot na pagkadambuhala nito kung saan tila ba kaya na nitong kainin at lunukin ng buo ang isang tao. Sinasabi na ito ang pinakamalaking grouper fish na natagpuan sa kasaysayan kung kaya't hindi nakatakataka na noong lumabas ang larawan na ito sa publiko ay talagang nagulat ang buong mundo. Number 1, libingan ng mga barko at eroplano. Kahit na napakaganda at nakamamanghang napakadaming mga lumubog na eroplano at barko sa Truk Lagoon, karagatan ng bansang Micronesia, ay kakunting mga divers pa lamang ang nagtatangkang lumusong dito sa kadahilan ng madaming nagsasabing sinumpa daw ang lugar. Ang Truk Lagoon ay naglalaman ng napakadaming mga barko at eroplano sa bansang Japan na lumubog matapos nilang atakihin ang bansang Amerika kung saan sinasabi na humigit kumulang 4,500 mga tao ang namatay dito. Nakakatakot man ang kasaysayan ng Truk Lagoon ay sinasabi na kung lulusungin mo ang lugar na ito ay hindi mo iindahin ang kanyang malagim na nakaraan. Dulot na ang tanawin sa ilalim ng dagat ay sadyang napakaganda kung saan ang mga lumubog na barko at eroplano dito ay ginawa ng tahanan ng mga lamang dagat kung saan kahit na hindi maganda ang mangyari sa Truk Lagoon ay madami pa ding mga divers ang bumibisita dito kada taon. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi may tatanggi na ang paglusong sa ilalim ng ating karagatan ay sadyang mapanganib at delikado kung kaya't kailangan na naensayo muna bago mo gawin ang aktibidad na ito.
Ngunit nakakasigurado ako na sulit ang pagod ng pagkatuto dito dulot na napakadaming mo posibleng matanaw na napakagandang mga bagay sa ilalim ng tubig. Kaya para sa'yo, alin sa mga nadiskubring ito ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.